Praise the Lord. Good morning to every one of us. At naniniwala po ako na kanina pa kayo handa at ang Diyos natin ay laging handa na tayo po ay pagpalain, lalo na kapag tumugon tayo sa kanyang panawagan. In behalf of Pastor Melvin Ramirez at sa mga leaders na narito, ay aking pong binabati kayo ng magandang umaga at hayaan po natin na ang Lord ang siyang kumilos po sa kanya pong mga salita. Let us stand and let us open our Bible in the book of Ephesians chapter 2 verses 19 to 20. Pero babasahin ko po sa Tagalog na salin, Epeso kapitulo 2 talatang 19 hanggang 20. Ganito po ang sinasabi, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambayan ng Diyos. Sa mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Tayo pong lahat ay umuko. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na mabuti at tapat, Ama, nagpapasalamat kami sa buhay at hininga na hinihiram po namin sa iyo na palaging ibinibigay mo, Panginoon, ang aming kalakasan. Dinudugtong mo, Panginoon, ang bawat hininga namin. At salamat po sa araw na ito sapagkat napaka-espesyal po ng araw na ito na muli kang magpapala sa iyo pong mga anak. Hinihiling po namin, Panginoon, kagaya ng panalangin namin sa simula, likhaan mo kami ng isang pusong malinis, gawin mo kaming karapat dapat sa iyong kabanalan, Panginoon, at lalong higit ang iyong lingkod, Panginoon, nagpapakababa ako sa iyo. Hinihiling ko po na sakupin mo ako ng iyong kalooban, ng iyong kapangyarihan, and let the power and anointing of the Holy Spirit be upon me right now, Lord, to preach your word with boldness, Lord, and with anointing, Lord. At hayaan mo, Panginoon, simula hanggang sa katapusan ng pangangaral na ito, ay mahayag po ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pangalan ay matanghal, Panginoon. At anuman po ang gagawin at ginagawa ng demonyo sa pangalan ng Panginoong Yesus sa aming winawasak, in the name of Jesus, in the name of Jesus. At hinihiling po namin ng katagumpayan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, kumikilos ka na, lulubusin mo ito hanggang sa matapos po ang pangangaral na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. And everybody says, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Lahat ng buhay at humihinga, magsabing praise the Lord. Amen. Sigurado yun. Kung hindi ka humihinga, ay sigurado yun. Below. 6 feet on the ground ka na. Amen? So, dahil sa buhay ka, humanda po tayo sa ating pong mensahe ngayong umagang ito. And our title for today is entitled, A Place Where I Belong. Amen? Pag sinabing a place where I belong, siguro ang question nyo doon, saan kaya talaga ako nabibilang? Amen? But I will give you a question this morning, brothers and sisters. Have you ever experienced the feeling that you don't belong to a place or a group? Naramdaman mo na ba yan, brothers and sisters? Kung naramdaman mo na yan, ng pagiging hindi tanggap o hindi kakabahagi o nababagay sa isang lugar, tiyak nasabi mo na ang mga katagang, hindi ako nababagay dito. I'm feeling like an outsider. And you will say, I don't belong here. I don't belong here. At tiyak na alam mo na kung gaano kahalaga ang isang maayos o mainit na pagtanggap, brothers and sisters. Ang totoo o genuine na pakikitungo at walang katumbas na pagmamahal. Alam niyo po, tandang-tanda ako po nung ako po ay haharap po, nung unang araw na haharapin ko po yung pamilya po ni Mrs., mga kapatid, dun po sa lugar po ng Cotabato. Takot na takot po ako, brothers and sisters, at di ko alam kung anong klase ang haharapin kong pakikitungo nila sa akin. Lalo na't isa akong Kristiyano, sila naman ay mga Muslim, mga kapatid. Ngunit kahit kailan, brothers and sisters, ay hindi ko po naramdaman na ako ay isang outsider o hindi tanggap sa kanila. Dahil palagi nila akong tinatrato ng maayos at may kabaitan at nagagalak ako
sa napakanda nilang pakikitungo po para sa akin. Pero alam niyo po, minsan, nararamdaman ko rin ang feeling that I don't or I didn't belong. At marahil naranasan niyo na o naramdaman niyo na yan, mga kapatid. Maybe as a kid, nung kayo po ay mga bata, naramdaman niyo na hindi kayo tanggap, hindi kayo belong sa lugar na yon. Or maybe as an adult, nung kayo ay nagka-college o nung kayo ay naging high school o ano man ang inyong katatayuan. Or maybe you feel that today. Sino ngayon dito ang nakakaramdam na hindi siya belong? Pag sinabing not belong, not belonging, not fitting in, not being accepted, feeling like you're always on the outside. And that is a terrible feeling, brothers and sisters. But this morning, if you have trusted in Jesus as your only hope, in this life and the next, then be encouraged. Because on this preaching, you will know the good news that you are in the right place where you belong. Amen? At iyon mismo ang gustong iparating ni Pablo sa mga Kristiyano sa Epeso nang isulat niya ang salitang makikita natin ngayon sa Epeso Kabanata 2 sa atin pong teksto. Gusto niyo po bang simulan na po natin? Now, first, we are former outsider or stranger. Pag sinabing former, dati po tayong ano? Is outsider or strangers. Ano sabi po nung ating text? Epeso Kapitulo 2, talatang 11 hanggang 22. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak na mga hintil. Pag sinabi pong hintil, mga kapatid, hindi ka bayan ng Diyos. Dituli, ang tawag sa inyo na mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Verse 12, sabi po dyan, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Yan po yung ating dating katatayuan. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, diniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Verse 15, pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi. Ano po yun? Yung Hudyo at Hintil ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa ka sa kanya. At sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Verse 16, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Kaninong alitan? Yung sa Hudyo at sa Hintil. Pinagkasundo sila. Ayun, pinagkasundo daw alin? Yung Hudyo at saka Hintil sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Kaninong katawan? Sa katawan ni Kristo. Verse 17, naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy, ano? Malalayo. Tayo mga hintil ay malalayo daw nung una at sa mga Hudyo na malalapit. Verse 18, dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Verse 19, sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan
na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambayan. That is a good news, brothers and sisters. Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Gano'ng katibay ang batong panulukan ito, mga kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. And verse 21, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Verse 22, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kung makikita natin, brothers and sisters, binanggit po lahat yan. Yung dating katatayuan natin bilang mga hintil, bilang mga walang Diyos, bilang malayo, bilang hindi kasama. Saan? Sa pangako ng ating Panginoon. And that is all our former place, brothers and sisters. Yun yung lugar natin dati. Pangalawa, parang mabilis, di ba? Pero akala nyo lang yun. Pangalawa, being a fellow citizens and members. Amen? Kung dati, former na ano, tayo yung mga hintil, ang place natin ay talagang malayo sa Panginoon, hindi tayo karapat-dapat bilang anak ng Diyos, but in present tense, being a fellow citizens and members, lahat ng fellow citizens and members, magsabing amen. Kabahagi ka. Anong sabi ng ating verse? Ephesians chapter 2, verse 19. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Tagalogin po natin. Sa makatwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambayan. Amen! Verse 20, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. This is our present tense. Ito po yung ating kasalukuyang kalalagayan. Our present place kung saan po tayo inilagay ng ating Panginoon. Batay po sa dalawang talatang ito, brothers and sisters, nakita ko ang tatlong bahagi ng inilalarawan dito ni Apostol Pablo. Magsimula po tayo sa pag-uusap tungkol saan? Una, your old place. Your old place. Ano po yung old place natin, brothers and sisters? Kadalasan po, kapag pag-uusapan ang dating lugar at ang bagong lugar, ang tumatakbo po sa isip ko ay ang tungkol sa aking bahay. Sino dito may bahay? Amen? Ang aking dating lugar ay mas malaking lote, ngunit hindi naman maganda ang kinatitirikan at malimit. Mga nag-aaway po yung mga kapitbahay. Amen? Subalit yung aking bagong lugar ay medyo maliit nga, ngunit maganda naman at kapaligiran at tahimik para sa aking pamilya. Yun po yung tumatakbo sa akin. Yung pag sinabing new place, it is a new house. Pero ngunit, kapag pag-uusapan po natin ang sinasabi ni Paul sa verse na ito, patungkol sa kanilang lumang lugar, iba ang nasa isip po niya. Yung old place na tinutukoy ni Paul. Why? Paul reminds his readers, so, you are no longer foreigners and strangers. Kung titignan natin ang kontekstong ito, matutuklasan natin kung paano tayo naging mga estranghero at kung paano tayo tinawag na hindi kabilang sa bayan ng Diyos, brothers and sisters. Anong sabi po ng verse 11? Sabi niyan,
Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Ano ba yung dati nating kalagayan? Kayo'y ipinanganak na mga hintil. Tawag sa inyo ano? Dituli. Sino ditong dituli? Siguro naman walang dituli sa ano. Sa atin, hindi naman tayo kaktulad yan eh. Ang dituli talaga yung mga hintil dati. Pero tayo, alam naman natin. Christian tayo, kaya tuli tayo. Amen? Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Verse 12, ano pa ang ating kalagayan, old place dati? Noong panahong iyon, ano tayo? Hiwalay kayo kay Kristo. Hiwalay po tayo kay Kristo. Hindi tayo kabilang sa bayan ng Israel. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Ano pa? Noo'y nabubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa at walang Diyos. Yan po yung katatayuan natin. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo, ayun, dati tayo'y malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. What does that mean? Paul is speaking here to a Gentile. Walang iba kundi tayo. O lahat ng hindi bayan ng Diyos. To a non-Jewish audience. Ang tinutukoy po nito, alam nyo, nung panahon po na yon, ang mga Hudyo lang talaga ang tinutukoy na bayan ng Diyos. Na kahit na sila'y dating hiwalay sa bayang Israel, kahit na sila ay dating estranghero sa mga pangakong ginawa ng Diyos kay Abraham at kay Moses at kay David at sa buong Israel sa pamamagitan ng mga propeta, kahit na ang dati nilang katatayuan ay sa malayo, ano pa? Kahit na dati ay walang pag-asa, yung binanggit kanina, minsan ay nabubuhay sa mundong walang Diyos. At ito po ang pinakamatindi sa lahat, mga kapatid. Yung verse 1 ng chapter 2 na ito, anong sabi diyan? Noong una'y patay kayo. Yun ang pinakamatindi. Biro mo ang turing sa'yo ng Panginoon, patay. Yun yung dati nating kalalagayan, brothers and sisters. Lumalakad ka, masigla ka, ngumingiti ka, sumasayaw ka, lumulundag ka, pero ang tingin sa'yo ng Diyos, patay. Dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Verse 2, sinusunod ninyo noon ang masasamang takbo ng mundong ito. Yan yung ating dating kalalagayan, brothers and sisters. Kapag kumalabit si kumare, inuman tayo, sugal tayo, party tayo. Yun yung ating masamang sinusundan. At napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong magnagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, sa totoo, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Grabe. Alam nyo, yung katatayuan nga namin noon, payabangan pa. Ilan ang girlfriend mo? Ilan? Yung iba naman sa mga mag-asawa, ilan ang kabit mo? Ganyan katindi. At sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Talagang matindi, mga kapatid, yung dati nating buhay bilang mga hintil na hiwalay sa Diyos. Ganong katindi. Amen? Verse 3. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Yun yung dati nating kalagayan, brothers and sisters. Dating patay, dating sinusunod yung hilig ng kanyang laman. At ang matindi dito, kabilang tayo sa kinapupuotan ng Diyos. But now, things are very different. Yan ang dapat mong itanim sa isipan mo. The question is, do you remember that? Na dating ganun ka, na dating ganito ka, na dating masama ka, at binago ka na ng Lord ngayon. Do you remember that? Do you remember your old place? That is the question. Ang maganda nun, i-remember mo lang na hindi ka na ganun ngayon. And that is your old place. And what is that old place?
It's an awful place to be. Karimari-marim na lugar yung dating kinalalagyan mo, brothers and sisters. There is no real and meaningful belonging in that place. Yun yung old place mo, pero ngayon, iba ka na, brothers and sisters. Ganon katindi ang iyong kalalagayan. But Paul was clear, brothers and sisters, in verse 19, yung ating verse, you are no longer. Pag sinabing no longer, that's the past. Yung dati po ito, brothers and sisters, this is how Paul begins to talk about the present and what? Yung pangalawa, our new place. Gusto mo bang malaman kung ano ang new place mo ngayon? Ano ba ang new place na yun? Basahin uli natin in verse 19, ang sabi diyan, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Yan na yung present tense mo. Ano? Fellow citizens ka ng God's people at member ka ng household ng ating Panginoon. Kung sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, tayo ay hindi na mga dayuhan at taga-ibang bayan tungkol sa bayan ng Diyos, ano na tayo ngayon, brothers and sisters? Ano na tayo? We are now fellow citizens with the saints and members of the household of God. Amen! Ganyan tayo ngayon. Hindi niya sinasabi na ginawa ng Diyos ang lahat ng mga hintil na maging Hudyo. Amen! At hindi po niya sinasabi na ginawa ng Diyos ang lahat ng Hudyo na maging hintil. Eh anong ginawa ng Diyos? Paul tells us, brothers and sisters, what God has done with Jew and Gentile and how He's done it. Ano ang ginawa niya? Basahin natin in verse 13. Anong ginawa ng Panginoon? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, anong ginawa niya? Kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Dating malayo, hindi naaabot ng biyaya ng Diyos. Pero ngayon, brothers and sisters, inilapit na daw tayo. We have the access directly to our God. And verse 14, tingnan po ninyo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Ano pa ang ginawa ng ating Panginoon? Pinawalang bisa niya ang kautusan. Kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi, yung Hudyo at Hintil, ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay nagkaroon ng kapayapaan. Anong ibig sabihin niyan? Paul speaks in big, bold, and beautiful terms, brothers and sisters, about new life in Jesus. Anong ibig sabihin nun? Napakaganda po ng katatayuan mo ngayon. Hindi kayang ipaliwanag ang katatayuan mo ngayon kung gaano kagaganda. Dapat maging blessed ka, brothers and sisters. Anong sabi ng verse 4 ng chapter 2? Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Verse 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo kasi dati daw tayong patay. Pero ngayon, ang present tense mo, binuhay ka na ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ganong katindi, anong ginawa ng Panginoon? Made alive in Jesus. Nung nakipag-isa ka, nung nag-undergo ka,
doon sa gospel ng Panginoon, naging alive ka. Hindi ka ba natutuwa nun, brothers and sisters? Ngayon, totoong buhay ka na sa harapan ng ating Diyos. At yun is pamamagitan ng biyaya lang ng Diyos, hindi sa pamamagitan mo. Anong sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, past tense, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa at sa inyong sarili. Ano ibig sabihin niyan? We have been saved by grace of Jesus Christ. Kaya alam niyo, biyaya lang po yan, brothers and sisters. Paul wants to emphasize another consequence of the good news of the gospel of Jesus. And what is that? Not only have we been reconciled to God through Jesus, we've also been reconciled to God's people. Yung dating kaalitan, yung bayan ng Diyos, yung Hintil at ang Hudyo, pinag-isa niya. Ano ibig sabihin niyan? Paul wants to emphasize both continuity and discontinuity when it comes to God's people. Tinutukoy ni Paul diyan yung pagpapatuloy at yung tinanggal o pinutol mismo ng ating Panginoon. Unahin natin kung ano yung dapat ipagpatuloy. Tingnan po natin. Epeso 2:12. Anong sabi yan? Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo na walang nang walang pag-asa at walang Diyos. Ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, tayong mga hindi Hudyo ay ginawang kabilang sa mamamayan na saklaw ng tipan na ipinangako ng Diyos. Tayong mga Hintil ay ginawang ngayong kabilang. Yung dating kaalitan, pinag-isa. And what happened? Because we are now members. Ginawa ka ng miyembro of God's household, and that is continuity. Yun yung pagpapatuloy na ginawa ng ating Panginoon. Ginawa sa'yo at nagpapatuloy hanggang ngayon at sa darating pa na ikaw ay isa ng kabilang at isa ng miyembro sa bayan ng ating Diyos. Now, the second is, but there is this continuity. Meron siyang tinanggal o pinutol in the sense that God has in the church. Ano na ngayon yung pinutol o hinadlangan o tinanggal ng ating Panginoon? What is that? Anong tinanggal ng Panginoon? He replaced the two categories of Jew and Gentile. Tinanggal niya yung pagkakabahagi, yung pagkakaalitan with one new man. Pinalta ng bagong pagkatao. And that is called Christian. And you are that Christian. Me and every one of us, we are called Christian. Pag sinabi pong Christian, maliwanag po ito, mga kapatid. Pag sinabing Bilma niyan, tagasunod ka ni Bilma. May dala ka rin panyo na kagaya ni Bilma. Amen? Pag sinabi namang ikaw ay kagaya ni Nora, Noranyan, ang ano mo, sinusundan mo, may nunal ka rin dito. At ano? Yung mga action niya, ginagaya mo. Pero pag sinabing Christian ka na ngayon, tagasunod ka na ni Kristo. Kung anong gustong ipagawa ni Kristo, yun ang ginagawa mo. At kung anong nakikita kay Kristo, yun ang nakikita sa'yo. Ibig sabihin niyan, tayo ngayon ay pag-aari na ng Diyos. At kapag pag-aari ka ng Diyos, wala nang ihigit pa rito. Pinaka the best na yon, pinaka the best na blessing na yon. Ikaw ay bahagi ng bansa ng Diyos. At pamilya ka na ng Diyos. Yan ang pinaka the best na blessing na natanggap natin. No, once na tayo ay nag-obey into the gospel of Christ. Pero meron pa, tingnan po natin in verse 20, gustong bigyan ng ating kapatid na si Pablo, tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol
at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Hindi ka lang nasa present tense na new place, brothers and sisters, kundi ikaw ay nasa firmly in place. Pag sinabing firmly in place, hindi kayang yanigin. Hindi kayang sirain. Hindi kayang pabagsakin. If your old place, brothers and sisters, was built on the shifting sands of sin and self and the world, then you would clearly be concerned about what kind of foundation sits underneath. And what is that? God's new place. Pag sinabing God's new place sa madaling salita, brothers and sisters, hindi sila iniwanan ni Pablo sa dilim. Ipinapaalala niya sa kanila ang solid ground na kanilang kinasasaligan. And what is that solid ground, brothers and sisters, bilang kanyang iglesia? Tayo ay itinayo sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. Si Kristo Jesus mismo ang batong panulok. Pag sinabing batong panulok, siya mismo yung kinasasaligan natin. Yung pinagtatayuan ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Yung church na kayo na bibilangan mo, hindi lang basta itinayo sa kung sa kanino, kundi mismo kay Kristo itinayo ang iglesyang kinabibilangan mo. Anong sabi ng Matthew 16 verse 18? And I also say to you that you are Peter, and on this rock, ang pangulong, pangulong panulukan ng bato, walang iba kundi si Kristo, I will build my church. Hallelujah. And the gates of Hades shall not prevail against it. Mag-isip ka na ng anumang masamang bagay. Mag-isip ka na ng pinakamakapangyarihang sa lahat na po pwedeng sumira sa iyo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, it will not prevail against the church. Even the gates of Hades, even Satan will not prevail against the church. Kaya yun ang pinakamatinding balita na blessing na tinanggap natin. Brothers and sisters, we can and should be encouraged on that message, and we should be confident. Why? Our life. Together, the family, the community, the people to whom we belong, all of us are standing on solid, and that is the solid ground, and that is none other than our Lord Jesus Christ, brothers and sisters. Hindi ka kayang pabagsakin ng demonyo. Hindi mananaig pati ang impyerno sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Bilang mga miyembro ng sambahayan ng Diyos, ang salitang itinayo ay maliwanag na pagpapatunay sa ating lahat ang tungkol sa bahay ng isang pamilya. And what is that bahay, brothers and sisters? That is the church. At sinasabi sa atin ni Pablo na tayo ay lumalago sa lugar na ito, sa isang banal na templo sa Panginoon. And what is that meaning? That is the church where you belong. Hallelujah! Dito ka itinayo ng ating Panginoon. Dito ka inilagay ng ating Panginoon. You need to stay firmly in the church of our Lord Jesus Christ. Why? Anong sabi ng verse 18? Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Meaning, brothers and sisters, ang church ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. It means unity in the Spirit. At pag sinabing unity in the Spirit, siya ang ulo at tayo ang bahagi
ng kanyang katawan. Ngayon, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, bilang nakapaloob na miyembro ng iglesia ng bayan ng Diyos, ano ang dapat nating gawin? Basahin po natin ito, Roma Kapitulo 12, talatang 3 hanggang 12. Iisa-isahin ko po ito. Ang sabi diyan, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sabi ni Pablo, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Verse 4, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, sino? Magsabing amen, lahat ng bahagi ng katawan. Amen? Amen. Nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo. Bagamat marami tayo, pero pinag-isa tayo sa katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Kaya huwag mong hanapin na pare-parehas tayo ng kaloob. Magkakaiba tayo ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Gamitin daw, huwag itago, huwag kalawangin, huwag ipapagamit. Kailangan gamitin. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Ano pa? Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Ano pa? Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang iyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Pag sinabing buong galak, mga kapatid, yung hindi ka napipilitan. Amen? Amen. Hindi ka gumagawa na ngumangal-ngal. Kundi may galak. Verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Lahat ng may tunay na pagmamahal, magsabing praise the Lord. Hindi pakitang tao. Amen? Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Verse 10, magmahalang kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ano pa? Verse 11, magpakasipag kayo. Ayan, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Verse 12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Dun sa verse 21 naman, anong sabi diyan? Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen? And that is your present tense, brothers and sisters. Tapos na yung old place mo. You are in the new place. And not only a new place, you are in a firmly place which is built on Jesus Christ. Kabahagi ka ng iglesyang ito, mag-function po tayo, brothers and sisters, nang naaayon sa kaloob ni Kristo. Amen? So siguro naman, alam nyo na kung anong function po ninyo. Hindi lahat tayo ay ginawang ng mangangaral. Aba, ay kapag lahat tayo mangangaral, wala na makikinig sa atin. Amen? Hindi naman tayo ginawa lahat TPM.
Kasi yung iba, abay, wala nang gagawin yung iba. Ibig sabihin, lahat tayo ay may kabahagi sa Iglesia ni Kristo. At ang dapat daw, gampanan natin ang ating dapat gawin sa bahagi ng katawan ni Kristo. Ngayon, panghuli, brothers and sisters, matapos mong malaman yung iyong former place at yung iyong new place ngayon, ang tanong ko naman sa inyo, where do you want to live? Saan mo gustong mamuhay? Dun sa dati? O sa ngayon? Yan ang question, brothers and sisters. Imagine, mayroong isang kwento, mga kapatid. Isang bata na gumising isang araw na hindi niya alam kung sino siya at kung saan siya nang galing o kung paano siya napunta sa kinaroroonan niya. At bilang nakatira sa mga lansangan na mahirap, mapanganib, marumi, lahat ng tao doon ay abala at walang patutunguhan ang buhay. Subalit pinilit niyang maging komportable kahit hindi komportable at lumaban siya sa buhay para mabuhay lang kahit na hindi niya gusto ang nakikita at nararamdaman niya. Pagkatapos itong batang ito, isang araw, habang nasa isang tumpok siya ng mga kahon, ng mga basura, nakakita siya, brothers and sisters, ng isang newspaper. Alam niyo, doon sa newspaper na yon na nakita niya, doon mismo sa pahayagang yon nakita niya mismo yung mga pictures niya. Nagtaka siya. Ako to ah. Lahat ng pictures, ako ito ah. Pictures niya nakabilang sa mga masasayang tao. Masasaya yung pictures na nakikita niya. Meron doon na nasa beach yung sila. Naroon sila sa kainan. Naroon sila doon sa kasiyahan. Nakita niya na andun mismo yung picture niya sa newspaper na yon, brothers and sisters. Tapos isa pa, katabi niya na merong edad na lalaki at may maedad na babae. Nanaramdaman niya ang kanilang pagmamahal. Ramdam na ramdam niya doon sa picture na yon kung paano siya minamahal nung dalawang katabi niya. At hindi lang yon, napapaligiran pa siya ng iba pang mga tao na may edad din sa kanya na hindi niya alam kung sino ito. Basta't ang alam niya na andun yung picture niya sa pahayagang yon. At habang binabasa niya yung pahayagan, brothers and sisters, yung kwento mismo ng newspaper, nalaman niya ang tungkol sa isang maliit na batang lalaki na naandun sa picture na nawalay sa kanyang pamilya sa loob ng maraming linggo. Ibig sabihin, nagka-amnesia itong batang ito nang akala niya siya'y mabubuhay lamang sa lansangang marumi, lansangang ginagawa ng mga tao ang gusto nila at nakikilimos lang ng kanyang kakainin. At nakita niya, brothers and sisters, ang kanyang ina at ama, ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae, ang kanyang lolo't lola, ang kanyang mga tiyahin, mga tiyuhin, ang kanyang mga pinsan. At alam niyo po ba, lahat ng iyon ay nangungulila na naghahanap sa kanya. At alam niyo po ba, brothers and sisters, habang binabasa niya ang mga nakasulat, ay naramdaman niya kung gaano sila, kung gaano nila siya kamiss, brothers and sisters. Kung gaano nila siya kamahal at paano siya ligtas sa kanila. Ramdam na ramdam niya doon sa picture na yon, brothers and sisters. At nararamdaman niya, ako ito, dapat siguro na andito ako. Yun ang nararamdaman niya. At ang pinakamatinding naramdaman niya, brothers and sisters, ay ano? He belongs to them. Doon siya nararapat. Hindi ako nararapat sa lugar na ito na parang nasa basura, nasa kalye. Hindi ako nararapat dito. Agad-agad siya nag-iyak, brothers and sisters.
at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang basta ang alam niya, gusto niyang makarating sa tunay niyang lugar na kasama mismo yung pamilya niya. And you know what, brothers and sisters? This is your story. This is my story. Lahat yan ay istorya po natin, brothers and sisters. Dati tayong nabuhay sa isang lugar na makasalanan. And like that newspaper's, brothers and sisters, article, God's Word describes the new life we've been given, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ. We are no longer strangers and aliens of this world, brothers and sisters. The question is, where do you want to live? Saan mo gustong mamuhay, brothers and sisters? In your old place or in your new place, brothers and sisters? Saan mo gustong mamuhay? Ikaw ba yung taong gusto mong balikan yung dating buhay mo? God is reminding us this morning, brothers and sisters, where you belong. Kung saan ka nararapat at kung saan ka dapat manatili, brothers and sisters. You are no longer an outsider, brothers and sisters. Hindi ka na nasa lansangan. Hindi ka na walang patutunguhan. Hindi ka na patungo sa impyerno. We belong to Him and to His family, to His people as members of His church that purchased by His own blood, brothers and sisters. Yan talaga ang tunay mong kalalagayan ngayon. A place where you belong. A place where I belong. Ang tanong, brothers and sisters, nagkukumahog ka bang bumalik sa dati mong kinalalagyan? Napatay. Walang Diyos. Walang patutunguhan ang buhay. Nagkukumahog ka ba at naiinggit ka sa kanila na ang buhay nila, kaya nilang gawin kung ano ang gusto nilang gawin? But I tell you, the truth and nothing but the truth, you belong to this church. You belong to Jesus Christ Church that built on the rock, and that is the Lord Jesus Christ. Ang dapat mo lang gawin, brothers and sisters, manatili ka. Manatili ka. Gawin mo ang part mo sa body of Christ at ipinangako ng ating Panginoon. Even the gates of Hades shall not prevail against the church. Even Satan shall not prevail against the church. Even the death shall not prevail against the church. All you need to do is to stand. Stay. Remain and be function in the body of Christ. Brothers and sisters, our title for today is A Place Where I Belong. Siguro ngayong umagang ito, kinausap ka ng ating Panginoon. Kung nararamdaman mo yung panghihina, kung nararamdaman mo yung pagkaingit sa mundo, merong ipinangako sa iyo ang ating Panginoon. Kung mananatili ka lang, ang buhay na walang hanggan ay nag-iintay po sa atin. Ang dapat lang nating gawin ay manatili sa bayan ng ating Diyos. Muli, hinihiling ko po mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. At muli nating awitin our favorite theme song, the church team song, ang JC Masi Church. Amen. Tayo pong lahat dito mayo, awitin po natin ang awit na ito. Sa ibabaw ng bato.
makapanaig, hindi magtatagumpay ang gawa ng kaaway sa mga anak ng Diyos. Sa mabuting balita, kaligtasan naranasan. Pag-ibig mo, Jesus, siyang gabay sa buong mundo. Jesus Christ, millennial apostolic saints, tinawag at pinili, katotohanan ay mahayag. Jesus Christ, millennial apostolic saints, kadakilaan mo, oh,
Amen! Praise the Lord! Lahat ng JC Massey magsabing praise the Lord! Lahat ng members of Jesus Christ mag-praise the Lord! Because you are built on the rock, and that is our Lord Jesus Christ. Hindi lang po JC Massey ang church, mga brothers and sisters. Marami pang church. Basta ang church daw na nakatayo kay Jesus Christ, nabubuhay sa katotohanan at nananatili sa kalooban ng Panginoon. They are standing on Jesus Christ. At yung pangako ng Panginoon na even the gates of Hades shall not prevail against the church, lahat po tayo yon, mga kapatid. Pwede pang tayo'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan na aming Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat ngayong umagang ito, pinatunayan mo ang aming tunay na kalalagayan. Our former and old place, Lord, na kung saan patay kami sa iyong harapan, na kung saan kami walang Diyos, na kung saan nabubuhay kami sa laman, nabubuhay kami sa mundong ito na walang patutunguhan kundi patungo roon sa pagkapahamak sa impyerno. But we are now in the new place, not only a new place but firmly a place that was built on the rock, and that is our Lord Jesus Christ. Kaya Lord, ang aming pong hiling, pinipili namin ngayong umagang ito, Panginoon, na kami manatili where I belong, where we belong, and that is your church, Lord. Hayaan mo, Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak. At nawa, huwag kaming matukso, huwag kaming magnasa, Panginoon, na umalis pa sa church na ito, kundi manatili kami at magpagamit kami, at dapat, Lord, ang buhay namin ay magliwanag sa pamamagitan ng iyo pong mga salita. Purihin ka, dakilain ka itong aming samot na langin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Everybody says, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, napakaganda. Amen? A place where I belong. At yung pong mga kapatid natin, mga kapatid na nakapag-invite po, o sa mga nakakapanood po ngayon na hindi pa po kayo nag-a-undergo ng gospel ng ating Panginoon. Ngayon ko po sasabihin sa inyo, mga kapatid, na ang tunay lang na way of salvation is the gospel of Jesus Christ. And what is the gospel of Jesus Christ? Pag sinabi pong gospel of Jesus Christ, mga kapatid, matatagpuan po natin yan in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Ito daw po yung ipinangaral ni Apostol Pablo, tinayuan ni Apostol Pablo, kinasasaligan ni Apostol Pablo, at nagligtas kay Apostol Pablo, at magliligtas din sa lahat ng mag-a-undergo at sasampalataya sa gospel na ito. Anong gospel po ito? The death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Ibig bang sabihin nito, Brother Dennis, once na napaniwalaan ko ito, sampalatayaan ko ito, ligtas na ako. Hindi po natatapos sa ating pagsampalataya. Malalaman na ikaw ay sumasampalataya if you will obey the gospel of Christ. And how you obey the gospel of Christ? Ibig bang sabihin nito, kailangan din akong mamatay, kailangan din akong malibing, kailangan din ako mabuhay sa ikatlong araw? Hindi na po. Brothers and sisters, that is the spiritual reenactment of the gospel. And what is the spiritual reenactment of the gospel? Alam natin kay Apostol Pedro ay binigay ang mga susi ng kaharian ng langit. Pag sinabi mga susi, it is not a literal key, mga brothers and sisters. Hindi literal na pagdating mo sa langit, may susi si Pedro, bubuksan yung gate, may tatalaok na manok dyan, dala-dala niya. Hindi po yun. Ang tunay na keys is the instruction on how to enter into the kingdom of God. And what is the key? Sinabi po ng chapter 2 ng Acts na si Apostol Pedro ang unang nangaral ng gospel. At ipinangaral niya pagkamatay, pagkalibing, pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Yesus. And in verse 37, nabagbag daw po ang puso ng lahat ng nakapakinig, almost 3,000, at sila'y nagtanong ngayon kay Apostol Pedro at sa mga apostol. Ang sabi nila, paano kami maliligtas? Ang sabi nila. Ang sagot po ni Apostol Pedro in verse 38, ang sabi doon, you must repent. Everybody must repent. Bakit? Kinakailangan tayo mag-repent kasi lahat tayo'y makasalanan. Meron ba ditong hindi nagkakasala? Lahat po tayo makasalanan, kaya dapat lahat tayo'y mag-repent. At pangalawa, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin.
Bakit kay Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ lang ang pangalang magliligtas sa sangkatauhan. According to Acts chapter 4 verse 12. At bakit sa tubig? Sapagkat mga kapatid, almost 2,000 years ago, tuyo na po yung dugo ng ating Panginoong Yesus. Ang tubig, it represents the blood of Jesus Christ that wash away our sins. Ang sabi ng Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya pag hindi ka nabautismuan sa tubig sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi ka maliligtas. Maliwanag po yan. At pangatlo, after you baptize in Jesus' name, you will receive the gift of the Holy Spirit. And what is the gift of the Holy Spirit? The new life, new spirit, new heart, new relationship to our Lord Jesus Christ. At pag nangyari ito, you are called to be a Christian, the followers of Jesus Christ. Sa lahat po na maging, ang gustong maging followers ni Jesus Christ as a Christians, we need to obey the gospel of Christ. At ngayong unang ito, na susi na gagawin po natin ay ang pagsisisi. Sa lahat po ng gusto pong mag-undergo sa gospel, pwede po ba kayong sumabay sa akin sa panalangin ito? Panalangin po ito ng pagtanggap at pagsisisi sa ating Panginoong Yesus. Sabihin niyo po sa Panginoon, Panginoong Yesus, nagpapasalamat po ako sa mabuting balita na aking napakinggan na ikaw ay namatay, nalibing at nabuhay na magmuli sa ikatlong araw. At dahil dito, Lord, nagkaroon po ako ng kaligtasan. Nalaman ko rin, Panginoon, na ako'y isang makasalanan. Simula pagkabata, Panginoon, ginawa ko ang aking sariling kalooban. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. At hinihiling ko po, Panginoon, patawarin mo po ako. At binubuksan ko po ang aking puso. Pinapapasok po kita bilang aking Panginoon, Hari at Manunubos. Simula sa araw na ito, Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang kung ako'y umuwi diyan sa langit na bayan, isa ako sa kabilang sa iyo pong mga anak. Simula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ng buong buo ang aking buhay. Ikaw na po ang masunod. Sa iyo na po ang lahat-lahat sa akin. Ito pong aking panalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Kung ginawa niyo po ang unang susing ito, hindi po ito matatapos doon. Kinakailangan po tayo mag-undergo into baptism in Jesus' name for the remission of sin. At nandito po sa ating pong screen ang mga numbers na dapat po nating kontakin at ang tao na po pwede po nating kontakin para po tayo mag-undergo sa atin pong baptism. And after that, you will receive the gift of the Holy Spirit. And you will be called Christian. Pag sinabing Christian, tagasunod ni Kristo. Palapakan nga po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! At tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay magwawakas po sa pamamagitan po ng pagpapasalamat at pagbabalik ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Pinupuri ka po namin, O Diyos, na mabuti at tapat aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa iyong Santong Espiritu na siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ramdam na ramdam po namin, Lord, that we are belong to this church. We are belong to your church, Lord, that built on the rock, and that is you, Lord Jesus Christ. Kaya, Lord, saan pa kami pupunta? To whom shall we go? Sa iyo lang kami dapat tumungo. Sa iyong iglesia lang kami dapat tumungo. Sapagkat even the gates of Hades, even Satan cannot prevail against the church. Kaya, Lord, dalangin po namin, manatili kami at madatnan mo kami, Panginoon, na nananatili sa iyong iglesia. Hindi lang basta nananatili, kundi nagagamit, nagpa-function as a body of Christ, Lord. Kaya dalangin ko po, Lord, ang bawat kaloob namin, lahat ng talento namin, magamit po sa iglesyang ito. At hindi lang po yon, Panginoon, maging ang aming buong pamilya ay makasama namin sa iglesyang ito, Panginoon, at makasama kami sa iyong pagbabalik, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ang iyong iglesia, ang JC Massey, sa pangunguna ni Pastor Melvin, Panginoon, pagpalain mo bawat leaders, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, at bawat members, workers ng iyo pong iglesia. Hayaan mong kaming lahat, Panginoon, ay manatiling magtapat, magtiis hanggang sa wakas, sapagkat sinabi mo ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Salamat po sa iyong mga salita. Selyon mo sa aming mga puso upang wag pong maagaw ng demonyo at hiling po namin ang iyong basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin, maging ang aming buong pamilya. Salamat po sa iyo, Panginoon, muli sa mga susunod na gawain. Muli kami magsama-sama, makapakinig
at makapanood ng iyong mga gawain, Panginoon. At sa iyo po namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng papuri, pasasalamat at ang pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus, and everybody says, Amen and Amen. To God be all the glory. God bless you all, mga kapatid. Humayo tayo sa kapayapaan, sa pag-ibig ng Diyos, at nawa ay magsama-sama po tayo sa mga gawain ng ating Panginoon. Peace be with you. God bless you all.